Hi guys! Welcome back to my channel. Sa video na to, pag-aaralan natin kung ano nga ba ang definition, properties, and equations ng parabola. Without further ado, let's get this lesson started. So recall natin from our discussion last time about conic sections, isa sa apat na conic sections ay parabola. Ito yung nabubuo kapag diagonal yung pagkaka-intersect ng plane dun sa cone and at the same time, unbounded curve or open curve yung nabuo. Another definition of parabola is that it is a set of points with equal distances from a fixed point called focus and from a fixed line called directrix. So kung matatandaan nyo, yung una nating conic section na circle, isa lang yung fixed point na ang tawag ay center. This time sa parabola, dalawa ang fixed, isang point at isang line. Yung tawag dun sa point ay focus, tapos yung tawag dun sa line yung directrix. So para mas maintindihan, let's elaborate on the parts of parabola. So for example, you have this curve, parabola yan na opening upwards. Isa sa mga characteristic ng parabola is it is a U-shaped curve. Tapos sabihin natin ang focus ay nandito. Ito yung F, 0, 2. Tapos yung directrix, yung D equals negative 2, ito yung line. So yung fixed point ay ito, tapos yung fixed line ay ito. Yan. How far is point A from point F? So tingnan natin yung distance ng point A dito. Distance ng point A from point F and distance ng point A to line D. So gamit tayo ng distance formula. Yan. So, 0 minus 4 is negative 4. 2 minus 2 is 0. By the way, itong mga sinubstitute natin ay galing sa coordinates ng A at F. So, yung F yung point 2, tapos yung A yung point 1. So, going back here, for negative 4 squared is 16. 0 squared is 0. So, yan na lang yung matira. And the square root of 16 is 4. So, take note natin na mula sa A hanggang sa F, ang ating distance ay 4. Or in other words, pwede naman nating bilangin since they are horizontally across each other. So, from A, bilang tayo ng 1, ng 2, ng 3, ng 4, hanggang sa marating natin yung F. As for the distance of this point A hanggang D, pwede nating gamitin yung formula ng distance between a line and a point, o kaya naman, dahil hinahanap natin yung perpendicular distance, bilang na lang tayo kung ilang units yung A from D na perpendicular yung orientation ng distance nila. In other words, bilang tayo pababa. We have 1, 2, 3, and 4. Yan. So kung mapapansin nyo, yung distance din ng A hanggang F ay 4. Tapos yung distance din ng A hanggang D, 4 din. So ito yung sinasabi kanina sa definition ng parabola na itong mga pulang to na point, yung point sa parabola at isa nga doon ang point A, yung point A, same yung distance mula sa F, which is the focus, yung tinatawag natin na fixed point. At same din yung distance nun hanggang sa D, which is yung tinatawag natin na directrix. Kung meron naman tayong point P, na ang coordinates ay 8, 8, tingnan naman natin yung distance niya hanggang point F at hanggang line D. So, from point F, gamit tayo ng distance formula. So, substitute lang natin. 0 minus 8 and 2 minus 8. Again, pwedeng magkabaligtad nga pala yung positioning ng x sub 2 at x sub 1, tsaka yung y sub 2 minus y sub 1, dahil ini-square naman natin sila. We are getting the square of its difference. So, 0 minus 8 is negative 8. 2 minus 8 is negative 6. Negative 8 squared is 64. Negative 6 squared is 36. Kapag inad natin tong dalawa, the answer is 100. Kuhanin ang square root ng 100 is 10. So, ibig sabihin, mula P hanggang F, ang distance ng dalawang point na yon ay 10.
tingnan naman natin mula P hanggang D. Again, pwede na lang natin bilangin dahil yung kanyang perpendicular distance ay pababa. So, bilang tayo. We have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. So, kung mapapansin nyo, pareho na naman. So, nagiging consistent tayo sa definition ng parabola. Ibig sabihin, mamili tayo ng kahit anong point. Kahit dito pa sa second quadrant, kahit itong point na to. Kapag kinuha natin yung distance nito from F, mag-i-equal lang yon sa distance of that same point to D. Kasi yun yung definition ng curve na ito, ng parabola. So yan, review lang natin. Ito yung mga nakuha nating distances kanina. Equal lagi from a certain point to focus, equal yon from a certain point, from that same point to directrix. If ito yung sinasabi ko na kahit mamili ka ng kahit anong point doon sa parabola, laging mag-i-equal yung point na yon hanggang F, yung distance ng point na yon hanggang F, at yung distance ng point na yon sa line D. Therefore, F is really the focus and this line D is directrix. So sabihin natin na ang focus natin ay ito, ang coordinates, 0, A, dahil nasa y-axis. Tapos yung P ay xy, ito. Tapos meron tayong point D. Na itong point D na to, katapat ng P, kaya pareho sila ng x-coordinate. Tapos yung y niya ay negative A. So mamaya malalaman natin kung ano bang silbi nitong A na to. Kapag alam na natin yung properties ng parabola. But this time, let this be the three points that we will consider. Idederive natin yung standard form or standard equation ng parabola. Alam natin na kahit anong point P, equal yun sa F, equal din yun pa D. So gamit tayo ng distance formula. So in this side, sa left side, ima-minus natin yung dalawang Y coordinates ng P at F, kaya Y minus A. Yan, Y minus A. Tapos, x minus 0, dito, x minus 0. Tapos, parehong naka-squared, tapos may plus sa pagitan nila. Dito naman sa PD, same, y minus negative a dito, from here, and x minus x from here, x minus x. Simplify lang natin, y minus a, ganun pa din. X minus 0 is just x, kaya x squared na lang to. Y minus minus, since this is double minus, ipa-plus na lang siya. Tapos, x minus x is just 0. So, ang gagawin natin, tatanggalin natin sa square root yung both sides. Since pareho naman yung may square root, we can show na in-square natin both sides or we can just take its radicand directly. Dahil pareho namang naka-square root, pwede na lang natin tanggalin sila sa square root. And, or to formally do that, yun nga, erase nga sila sa exponent na 2. So, magiging ganito na lang. Ito, galing to sa nasa loob ng radical. Tapos, itong part na to, galing naman dito. And then, ang gagawin natin, i-expand natin tong y minus a squared. So, recall from your algebra, special products. We square the first term, y squared, and then multiply the two terms, y times a is ay, times 2 is negative 2ay, negative dahil negative yung gitna, and then we have a squared, kaya a squared. Tapos, baba lang natin to. And then we have y plus a, naka-squared din, square the first term, and then multiply the two terms times 2. 2 times a times y is 2ay. Plus, dahil plus yung gitna. And we square the last term, a squared. Tapos yung 0, di na natin nilagay. Next step, iiwan natin tong x squared sa left side. Ibig sabihin, lahat ng other terms, ito, tong part na to, ililipat natin sa kabila. Something like this. So, x squared na lang yung naiwan. Itong y squared andito. 2ay andito pa din. And then we have a squared here. Tapos itong part na to,
nanggaling yan from here. Yung y squared nung tinranspose, negative na. Yung negative 2ay, positive na. And then yung positive a squared, negative na. So, kung mapapansin nyo, itong y squared, ima-minus natin sa kapwa niya y squared, matatanggal na yan. Itong a squared, ima-minus natin sa kapwa a squared, matatanggal na rin. So, we are left with 2ay plus 2ay, and we know that will result to 4ay. Ito, yung standard form of a parabola opening upwards or downwards. Ito yung tinatawag natin na standard equation. Kapag yung ating parabola ay nakabuka pataas, parang yung nakikita nyo dito sa graph. Siyempre, kung yan ay nakabuka pababa, iba ang standard form yan. Kung yan ay nakabuka pa right, iba din ang standard form. Kapag naman pa left, ganun din, iba rin ang standard form. So, i-summarize lang natin yung iba't ibang standard form depende kung ano yung opening ng parabola at kung nasaan yung vertex na tinatawag. So, kapag ang parabola natin ay upwards, dalawa ang pwede niyang scenario. Una, kapag yung vertex ay nasa origin, mamaya i-define natin kung ano yung vertex. Kung ang vertex ay nasa origin, ito ang ating standard form. X squared equals 4ay. Yung parang dinerive natin sa previous slide. However, kung ang vertex naman natin ay nasa ibang point, nasa hk, so yung x manalagyan lang ng minus h, tapos yung y madadagdagan lang ng minus k, tapos naka-parenthesis yun. Ganyan. Ang kaibahan naman ng opening downwards, kapag ang vertex ay nasa origin, yung 4a dito magiging negative lang. Parang ganito. And yung vertex naman na nasa HK, ganun din, pareho nitong nasa taas, nasa pangalawang form, pero yung 4A ay magiging negative 4A. Yan. So make sure magiging familiar tayo dito because we will be dealing with examples ng parabola either opening upward or downward, depende kung nasa origin or nasa HK yung vertex. However, kung yung parabola naman ay horizontal yung orientation, ibig sabihin nakabuka pa kanan or nakabuka pa kaliwa, ito yung mga standard form niya. Pag opening to the right, tapos yung ating vertex ay nasa origin, ang standard form ay ganito. Nagpalit lang yung y tsaka yung x. Kapag naman nasa HK yung vertex, same lang din yung Y, laging kapartner si K. So, malalagyan lang ng Y minus K, tapos naka-parenthesis. Tapos, yung X, laging kapartner si H, may minus H lang dito. And then, kung opening to the left naman ang ating parabola, tapos ang vertex ay nasa origin, ganito ang magiging itsura. Again, mamaminus lang yung 4A. And then, kapag nasa HK yung vertex, yung Y masasamahan lang ng minus K, tapos yung X masasamahan ng minus H. So, yan yung mga standard form ng parabola opening to the left or to the right. Depende kung ang vertex ay nasa origin or nasa HK. Yan. So, let's now go to the properties of parabola. Properties, ito yung iba't ibang parts ng parabola. Ibig sabihin kapag tayo nag-graph or nag-solve ng iba't ibang parts ng parabola, ito dapat yung ine-expect sa atin na makikita natin. Unahin natin ito, tong point na to, yung kanina ko pa binabanggit, yung obvious na makikita sa standard form, ito yung tinatawag natin na vertex. So, ang vertex, ito yung turning point of the parabola. Turning point, kasi ito, pababa. Tapos, nung na-reach niya yung vertex, nag-iba siya ng direksyon, naging pataas. Again, turning point, because on its left side, pababa yung direksyon. Nung nakarating na sa vertex yung graph, nag-iba na ng direksyon, naging pataas na. Kaya siya tinawag na turning point. Midway between the focus and the directrix. So, kanina na-define na natin. So, meron tayong tinatawag na focus, tapos itong blue line yung directrix. It is midway. Ibig sabihin, same yung distance ng vertex to focus at vertex to directrix.
nasa gitna siya ng focus at ng directrix. If the parabola opens upwards, it is the minimum point. Parang ganito. Kung ang parabola daw natin ay opening upward, ang vertex ang minimum point. However, if it opens downwards, the parabola's vertex is the maximum point. Yan. So, itong dalawang bullet, it is used in interpreting the parabola. So, make sure familiar tayo kung paano natin i-interpret yung vertex depende sa opening. Kung ang opening ay upwards, yung vertex ay minimum. Yan yung pinakamababang point ng graph. Kung naman downward ang ating parabola, ang vertex naman yung maximum or yung pinakamataas na point. And its coordinates is always h, k. Next part naman natin ay itong fixed point na tinatawag natin na focus. It is the fixed point a units above the vertex or below the vertex, depending upon the opening. Kung ang vertex natin ay opening upward, ang focus ay nasa taas ng vertex. However, kung ang opening natin ay downwards, ang focus natin ay nasa baba ng vertex. Dito, kailangan hindi tayo malilito. Kapag fixed point ang pinag-uusapan, focus ang tinutukoy nun. At kapag upwards, nasa taas siya ng vertex. Pag downwards ang parabola, nasa baba siya ng vertex. If A is positive, it opens upwards. If A is negative, it opens downwards. Kung vertical yung orientation natin. Don't worry, we will have more examples kung paano pinaplot or paano ginagawa, ina-identify itong focus pag nandun na tayo sa solving part. Ngayon, dine-define lang natin sila. Next, ang tinatawag naman natin na directrix. Ito yung fixed line. Kung ang ating parabola ay opening upward, yung directrix natin nasa baba ng vertex. However, kung opening downwards naman yung parabola, yung directrix dapat nasa taas. Lagi silang opposite direction ng focus. Kung from the vertex, ang focus natin ay nasa taas, dapat yung directrix nasa baba. Or the other way around. Itong orange line na humahati dun sa parabola, kung mapapansin nyo ito, itong line na to, na dumaan sa vertex at dumaan sa focus, yan yung tinatawag natin na axis of symmetry. Yung axis of symmetry, from the word itself, symmetry or symmetrical, it divides the parabola into two mirror parts, two symmetric parts. Ibig sabihin, kung ifo-fold natin yung parabola sa line na to, makaka-create tayo ng mirror image. Kung ano yung makikita natin sa right side, yun din yung makikita natin sa left side. It is the line that passes through the focus and the vertex. And finally, we have the latus rectum. Itong latus rectum, yung horizontal line na dumadaan sa focus, tapos yung dulo niya ay nasa mismong parabola. Ito yung nagde-determine kung paano natin i-graph or i-shape yung parabola. It is always perpendicular to the axis of symmetry. So mula sa focus, bibilang ka ng 2A, mararating mo yung isang end ng latus rectum. Tapos sa other end, ganun din 2A din. So all in all, its length is 2A to the right of the focus and 2A also to the left of the focus. Kapag tayo nag-solve, mas maiintindihan nyo yung ganap ng latus rectum na to. So for example number 1, ang gagawin lang natin, out of this given example, kukunin natin yung standard form niya. So we have this one. Nga pala sa example na to, ito yung tinatawag na general form. At para makuha natin yung standard form, kailangan alam pa rin natin kung paano mag-completing the square. So kung limot mo na yung process na yon, ilalagay ko yung link ng video ko about completing the square nandito sa upper right corner. Yan. Since ito yung general form, ang una nating titingnan ay yung may squared. Kapag x yung may squared, it's either opening upwards or downwards. So dahil doon, ito yung susundin natin na standard form. Kailangan ang maging final answer natin mukhang ganito. Kung mapapansin nyo, yung x dapat yung isa sa mga maiiwan
sa left side, tapos yung y nasa right side. Kaya naman, ang unang step dito ay lahat ng walang x variable ilipat sa right side. Ibig sabihin itong 12y tsaka 4, dahil wala silang x, lipat mo sila sa kabila. Parang ganito, transpose. Tapos, itong 8 na to, ito yung gagamitan natin ng completing the square. We take the half of b, 8 over 2 is 4, and then to, isa-square natin. Tapos, itong 16, yung ia-add natin both sides. Ito, pwede na nating i-factor na naka-parenthesis squared. Kuhanin natin yung square root ng first term. Tapos, yung sign ng middle term. Tapos, yung square root ng last term, which is 4. Tapos, lagay sa parenthesis squared. And then, we have naman negative 12y. Tapos, itong negative 4 plus 16, pwede natin itong i-combine, making it positive 12 na lang. Kung i-compare natin, malapit na sa standard form dahil itong part na to, it symbolizes the left part of our standard form. So, ito na lang yung tratrabahuhin natin. Kung mapapansin nyo dito, dapat may ifa-factor out. Dapat yung y sa loob ng parenthesis, y na lang. Ibig sabihin, itong coefficient niya kailangan lumabas. Magfa-factor tayo ng negative 12 both terms. So, negative 12, i-factor out sa negative 12y, negative 12 yung nasa labas, tapos y na lang yung nasa loob. Positive 12 divided by negative 12 is negative 1. Kaya ganito na lang yung itsura ng right side ng ating equation. And that's it. Yan na yung itsura ng standard form. Ito, yung left side. Tapos yung 4a, ito. And then this one is y minus k. Kung mapapansin nyo, kailangan din nating i-identify yung opening. Ano nga ba ang opening kapag negative yung coefficient ng nasa labas? Tulad ng sabi ko kanina, vertical lang ang pamimilian natin, either opening upward or downward, dahil x yung may squared. Pag y yung may squared, ibig sabihin it opens to the left or to the right. Kaso dito, x yung may squared. Kaso negative, so obviously it should open downwards. So ito na yung hinahanap nung example 1 natin. Next example. We have here 2y plus 28y minus 8x plus 82 equals 0. Yan. Again, this is what we call the general form. However, y na yung may squared. So, ibig sabihin, ang choices na lang natin sa opening ay either to the left or to the right. Depende sa magiging standard form natin mamaya. Kaya naman, ang standard form natin ay ganito. Y na yung naiwan sa left. Kasi y yung may squared. Tapos, yung x yung mapupunta sa right. Again, ang gagawin natin, yung mga walang y variable lipat sa kabila. Ibig sabihin itong negative 8x, saka positive 82, lipat mo sa kabila. And then, dahil meron pang coefficient ang y squared, i-divide natin yung bawat terms sa 2, or magmumultiply tayo ng 1 half. Ibig sabihin lang nito, tatanggalin natin yung 2, di-divide natin ng 2 yung lahat ng terms. So, 2 divided by 2 is 1, 28 divided by 2 is 14, 8 divided by 2 is 4, 82 divided by 2 is 41. So, ito na yung magiging resulting equation natin. Afterwards, tsaka natin gawin yung completing the square. We take the half of b, which is 7, square it. 7 squared is 49. And itong 49, yung ia-add natin both sides. And then, ito, factor out, parenthesis squared, square root of the first term, sign ng gitna, tapos square root of the last term, 7. Tapos, naka-parenthesis squared. 4x, negative 41 plus 49 is positive 8. And for the last step, dahil kung mapapansin nyo, ayan na, malapit na tayo sa katotohanan. Ito na yung left part ng standard form. If a factor out na lang natin tong 4 para
maging ganito yung itsura niya. So, pag-factor out natin ng 4, 4x divided by 4x na lang, 8 divided by 4 is positive 2. And that's it. Yan na yung standard form. Aalamin na lang natin yung opening. Kung matatandaan nyo, sinabi ko kanina, dahil y yung squared, ang choices lang natin sa opening ay either to the left or to the right. Dahil ito ay positive, obviously, the opening should be to the right. Kung ito negative, dun lang magiging opening to the left. So with that being said, ito na yung hinahanap ng ating example. So that's it for our introduction about parabola. Sa video na to, natutunan natin yung definition ng parabola, yung iba't ibang properties or parts ng parabola, at kung paano magsulat ng standard form of a parabola, depending upon kung ano yung given na general form. Magagamit natin yung iba't ibang uri ng standard form kapag nag-discuss na tayo kung paano mag-graph ng parabola. Thank you for watching and see you on the next video.